Bautista and welcome back to my channel. So for today's video, it's not going to be my usual Kikay vlog kasi ngayon, i-share ko yung newest investment ko which is my Canon EOS M50 na camera. And disclaimer nga lang pala, wala po akong intention na magyabang. Gusto ko lang talagang i-share sa inyo yung binili ko galing sa katas ng lugot pawis ko. Para sa ibang nag-review na rin ng camera to from the Philippines, alam ko most of them gagamitin nila ito as a vlogging camera only. Pero ako kasi hindi lang siya pang vlog, kundi backup camera ko siya dun sa photo booth business ko. So madami talaga akong points na kinonsider bago ko nag-come up na bilhin ko na talaga to. Like, if pwede bang kabitan ng microphone, ng speedlight, ng trigger, ng strobe, ganyan. Hindi lang siya isang gabing pinag-isipan tapos the next day bibilhin ko na. So, talagang nagbasa muna ako ng madaming reviews, nanood ako ng madaming videos bago ko nag-decide na ito na talaga yung kukunin kong camera. Share ko lang din kahit walang nagtatanong. I got interested sa photography when I was 11 years old ata, tama ba? Basta ayun, nung nakita ko yung brother ko na binilhan siya ng DSLR, sobrang napa-wow talaga ako. And sabi ko sa sarili ko, bibili din ako niyan one day. So, fast forward, first year college na ako nagkaroon kasi communication arts yung course ko. So, meron kaming film and photography na subject. And, pwede ka na ba manghiram, pero ako kasi gusto ko yung may sarili akong kinakalikot. So, yung unang naging camera ko is Canon EOS 650D and gamit ko siya for 7 or 8 years na ata. And bugbog na siya, so I decided na rin talaga na kailangan ko na ng bagong camera kasi ayokong dumating sa point na masira na lang tong unang camera ko and hindi ko na talaga siya magagamit. Actually, hindi ko first choice tong Canon EOS M50. Ang una ko talagang tinitingnan is yung Sony A6400. Pero ayun nga, super mas mahal kasi siya dito sa Canon EOS M50. Kaya sabi ko parang super bongga naman kung ito yung bibilhin ko. Tapos most of the time sa photo booth na events ko lang siya magagamit. Tapos baka mamaya ni makatumba nung setup ko, bata man yan or kung sino man, edi wala na, finish na tayo. Hindi ko alam kung anong pwedeng mangyari sa camera ko if ever matumba yung stand niya, ganyan. And sabi ko rin sa sarili ko, parang hindi ko pa deserve na bumili ng camera to. Since parang madami pa rin akong gastos and madami pa akong gustong puntahan. So, hindi ko pa super priority yung bumili ng napakamahal na camera. Siguro when time comes, ayan, malay natin, makabili rin ako nito. Pero for now, masaya na ako. And siguro, hindi mo rin naman talaga mababasa yung magandang output sa kung gano'ng kamahal yung camera mo. Pero nasa lens din yon and mostly kung paano ka mag-compose ng photo or video. Basta ayan, humahaba na naman. Simula na nga natin to. Without further ado, please keep on watching. So, ito nga pala yung box ng Canon EOS M50. And oo nga pala, hindi siya totally unboxing kasi nauna ko na siyang buksan nung dumating siya last week. And nagamit ko na rin siya dun sa event ng pamangkin ko. So, binalik ko na lang isa-isa yung laman niya para naman kunwari medyo makatotohanan tong pag-unbox natin. So, ang una yung makikita sa box is itong user manual na hindi ko naman binabasa kasi tamad akong magbasa. And then, itong warranty card niya. Kung makikita nyo, Santa Delivery PH kasi hindi ko nabili yung camera sa mall kundi sa isang online shop lang. And itong warranty niya is valid until 2022. Bakit ako bumili ng camera sa online shop and hindi sa mall? Kasi ito yung pinaka-cheapest price na nakita ko ng Canon EOS M50. Kahit i-compare mo pa sa ibang online shop, sila yung pinaka-mababa yung presyo. And free shipping din sila. And bukod syempre doon, ito na yung charger niya. May pa-camera strap pa. Tapos yung camera na agad. Wala siya ibang laman sa box. Naka-bubble wrap pa siya. And parang kasya sa bulsa nyo if wala siyang nakalagay na lens. And hindi ko nga pala binili na yung kit lens niya kasi sabi ko, meron naman akong mga lens dito ng Canon ko. So, pwedeng ayun na rin yung gamitin ko dito. Although, hindi nyo siya pwede directly ikabit, kailangan nyo ng adapter. So, ito yung binili ko munang adapter. Itong Veltrox, wait, nasa nawawala na. Itong Veltrox na adapter. Ayan.
sa Manila Vintage Prime ko naman siya nabili sa Lazada ko. Nakita yung account nila pero direct akong umorder para sabay kong makuha yung body nitong Canon EOS M50 tsaka itong adapter. Meron din siyang pa warranty. Pero ang alam ko, 1 month lang yung validity niya. Tama ba? Oo, kasi ito yung receipt niya. Nakalagay dito, 1 month Viltrox warranty. And nabili ko siya for 1,999 pesos only plus shipping fee. So, ipapakita ko sa inyo paano yung pagkakabit nitong adapter sa body. Siyempre, una yung tatanggalin yung mga takip-takip niya kasi may takip siya dito and may takip din itong adapter, harap at likod. White. So, itatapat yung white on white. Ganyan. Tapos, ikot. And then, dito naman ilalagay yung lens. So, tatanggalin ko yung takip. And then, ito naman. Red. Red sa red. And then, tsaka yung ikot. Ang kinabit ko nga palang lens is yung 50mm ko. Kasi yung usual na gamit ko talaga is yung 10 to 18mm. And ayun, siya yung nakakabit ngayon sa 650D ko. Kaya hindi ko mapapakita. Itong 50mm, I highly recommend, lalo na sa mga beginners. Super ganda na magiging output nyo. Pero ito namang 10 to 18mm, hindi siya maganda sa mga low lighting. Pero nung ginamit ko siya dito sa Canon EOS M50, as in parang nag-magic. And nagawan talaga niya ng paraan kahit madilim na, gumaganda pa rin. Bago mo nga pala makalimutan guys, itong Canon EOS M50 is a 24 megapixel camera like other Canon cameras. Pero, ang kaibahan niya, meron na siya ng Digic 8 processor which is yung latest processor na ng Canon. And it can also be found sa Canon EOS R. So, the best image quality talaga yung mabibigay niya sa'yo. And meron na rin siya ng dual autofocus point, so super perfect niya sa mga vloggers. And may 4K rin siya, although hindi ako fan ng 4K, hindi ako gumagamit nun kasi nakakrap lang niya and mawawala yung pagka-dual autofocus niya. What's good about this camera is yung flip screen niya. Ayan, ganun siya. Yung iba kasing camera, yung pag-flip ng screen niya, paganto sa taas. So hindi mo siya pwedeng malagyan ng microphone na naka-flip yung screen kasi mahaharangan niya, diba? So, ayun yung una kong nagustuhan dito sa Canon EOS M50. And syempre, pag nagtitake ka ng kita mo yung sarili mo. Yung iba kasing Sony, pag ganun lang yung pag-ana ng screen nila, and hindi sila natitilt. Meron din siyang hot shoe. Yung iba kasing mirrorless na camera, wala. So, pwede mo siyang makabita ng microphone, ng trigger, and kung ano-ano pa. Tapos, ito yung microphone input niya nandito sa kabila. And then sa other side is yung HDMI na port niya. Micro USB yung sa Canon EOS M50. Tapos sa baba yung battery niya and SD card. Magkasama siya. Ayan o, yung battery. Yung SD card dito. I don't recommend you guys na ito agad yung bilhin yung vlogging camera. Kasi unang-una, pricey din naman talaga siya. And second, you can use your smartphone. Tapos tsaka na lang kayo mag-decide if mag-upgrade naman kayo or hindi. I mean ako kasi, mas nakamura ako dahil ginamit ko lang yung existing Canon lens ko. So, if wala akong lens na gagamitin, i-avail ko rin yung kit lens and mas mahal ko siya makukuha. Nabili ko lang tong body for 27,940 pesos. Tsaka know your budget first kasi baka sa sobrang kagustuhan nating bumili ng camera, sa sobrang impulsive natin, hindi na natin ma-check ng maayos yung specifications niya and then we'll end up regretting na ayun pa yung binili natin camera, sana yung isa na lang or kaya hindi natin magustuhan. So if kulang pa yung pera natin, ipon-ipon na lang muna and then pag may sapat na kayong fund, tsaka kayong mag-decide na bumili ng bagong camera. So that's it for today. Salamat sa mga nagstay hanggang sa end part ng vlog na to. So if nagustuhan nyo, please give it a thumbs up and sa mga bago lang sa channel ko, please don't forget to subscribe. So see you on my next vlog. Bye!